Marami sa kanila nakapantay doon sa NDRRMC. Nakakabulol. NDRRMC. National. Papantay ko ano man ang kaganapan, lalo na sa mga lugar na most probably ay talagang tatamaan ng bagyong si Lawi. That's right. Okay. Well, kung gano'n makahalaga ang bagyo, edi gano'n din kalaga ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Diba? Importante yata malaman natin kung gano'n ba kalinis ang ating tubig pagka panahon na tagulan. Diba? Ano yung pang mga isyo siguro na kung pwede tanuhin natin sa ating mga guests ngayong umaga, ang mga tropa tubig. Tropa tubig kung tawagin nila. Okay? At ang tagal na panahon na hindi tayo nadalaw ng kaibigan nating Jeric Sevilla na nakita niyo naman, walang pagbabago sa ganda lalaki at sa ganda katawan. Di ba ko yung iingit? Batang-bata pa. Batang-bata pa. Mukhang hindi... To be incorporated. Mukhang hindi tumatanda. At mayroon sa dalang equally attractive na mga dalaga. Of course, unahin natin papatiin ang matagal na kaibigan Jeric Sevilla, Head Corporate Communications ng Manila Water. Jeric, again, welcome back sa ating Broadcasters Forum by the Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. I'm very happy to be back here. Medyo matagal-tagal na rin. So, I hope this becomes a very engaging discussion, lalong-lalo na po na may bagyong darating. So, magandang malaman natin ano ba ang output ng water supply natin, not just for this typhoon, but in the coming months and years also. Okay. Kasama sa ating pong mga kwentuhan ngayong umaga, si Ma'am Dittie Galang, Communications Planning and Tactical Development Manager. Ma'am Dittie. Yan, pasensya na, hindi ko alam kung sino mas bata o mas mama. According to age or whatever. Magandang umaga po. And first time ko po dito at kinagagala ko pong makasama kayo lahat ngayong umaga. At of course, Ma'am Leah, Flor. Also from the Communications Planning and Tactical Development. Siya po yung manager ng division pa ito, tawag nito, ma'am? Department. Okay. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga bisita dito. First time din po ako dito para din po mapresenta ko ano yung mga programa namin sa Manila Water. Isa na naman ang quality naman na sa corporate communications, di ba? Pagwapo at mga maganda. Tama. Pero, Jeric, bigyan mo kami ng outlook, kumusta ba ang sitwasyon ng ating drinking water sa ngayon? Sa unang-una ay panahon na natagulan. Ang tanong lagi ng mga misis, maliban sa tataas ba ang sigil, kumusta ba ang kaligtasan ng ating iniinom na tubig para sa kanilang pamilya? Boss, baka rin ako sino magsasalita sa inyo. Hayaan ko muna yung aking dalawang ladies. Kami po sa Manila Water ay sinisiguro po namin na malinis at potable po ang aming iniinom na tubig. Mula po sa distribution line patungo po sa bahay ay sinisiguro po ng Manila Water. Araw-araw po ay nagkakaroon po kami ng sampling sa iba't ibang mga sampling points po across the East Concession Area. At katulad na lamang po sa eskwelahan, mga government agencies din po. At nagkakaroon po kami ng test sa microbiological test din po at ang physical test ng tubig po para masiguro po na ito ay potable. By the way, gusto ko na pakitin na tayo po ay live sa Facebook at saka live sa YouTube. No? Thank you kay Camille, thank you kay Judy at kay Miss Mayet Katindig. Mayan tindig. Kaya pagka tindin nyo sa Facebook natin at sa YouTube, live tayo. No? Yan po yung relevance ng social media sa ngayon. No? In fact, mas naulat pa ang social media kasi sa radio at sa TV. Okay? So that, so kung ligtas ang ating drinking water,
Kayo ba sa opisina niyo, iniinom kayo ng tubig sa gripo? Purified water. Totoo po yan. Kami po ay kumukuha mismo ng inyong namin tubig doon sa gripo sa aming opisina. Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Leigh kanina. Sinisiguro po naman nila water na ligtas po yung tubig na maiinom hanggang po doon sa metro. Kaya lang po pinapanawagan namin doon sa mga customers na paki-check din po yung kanilang local plumbing doon sa kanilang mga kabahayan after the meter. Kasi kung minsan po meron din mga leaks, doon po nagsisimula yung contamination. So may pagkakataon din po na kung ganito po, kung hindi tayo sigurado doon sa ating local plumbing, baka meron din po mga contaminants na pumasok at lumabas doon sa ating mga faucet. So, ang panawagan po namin din sa mga customers, although sinisiguro namin po tapon yung water, tingnan din po, inspection din din yung kanilang local plumbing at sigurado na wala itong leaks at walang mga kalawang at well-maintained dito para siguradong ligtas po talaga inumin yung tubig mula sa gripo mismo. May binabagit si Boss Jeric dito na yung kaligtasan ng tubig hanggang metro lang. Boss Jeric, paliwanag mo ha. At gano'n? Walang iniwan po yun dun sa pag nagpagawa ka ng bahay, nilalatag mo na yung plumbing system mo at saka yung electrical lines. Okay. Tapos may abang ka na itatap mo na lang siya dun sa main line. So, ang atin pong kontrata sa customers ay hanggang metro lang. Magmula po sa metro ay papasok sa loob ng bahay, ito po ay responsibilidad na ng may-ari ng bahay. Okay. Kaya yung binabanggit po ni Dittie at saka ni Leah, bagamat masisiguro namin na malinis yung tubig hanggang metro, hindi naman namin masiguro na pagpasok ba ng metro, pagdaan sa metro, papasok sa loob ng bahay, yun po ay depende na kung maayos yung linya sa loob ng bahay. Kasi Lakay, kung matatandaan mo nung araw, yung ating mga ginagamit na pipe, GI yung tawag, ito yung galvanized iron, yung parang bakal pa, na silver siya nung nagsimula eh. Over time, kinakalawang siya. Okay. Ngayon, hindi na tayo gumagamit ng ganun. Kaya kung doon sa may mga bahay na yun pa rin yung ginagamit, ang sinasuggest natin ay palitan na po yung mga linya nila sa loob ng bahay. Uh-huh. Yung kulay asul na ngayon. Yung asul na parang plastic? Na parang plastic, poly, PVC. No? Hindi ba health hazard din yun? Hindi po. No? Ang sinasabi po nilang health hazard, yun pong ACP, asbestos pipe, no? Asbestos coated pipe. Yan yung nung araw. Pero dahil po napatunayan na medyo carcinogenic yung asbestos, hindi na po yun ginagamit. At kung may mga loob pa ng bahay na yun po ang ginagamit, talaga pong sinasabi namin na palitan na po nila yung mga linya. Ang next question, Jeric. Yung bang mga tubo natin underneath, eh, lahat ba naman yan ay napalitan na? Natatanda ko several years ago eh. Talaga nagkaroon kayo ng parang yung pagpapalit ng lahat ng mga tubo na naib, nakabaon na century old na yata. Oh, tama po yun. No? Yung mga minanap po natin na tubo mula po noong 1997 sa MWSS, may panahon pa po ng Kastila, may panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano. So over time po, tayo ay nakapagpalit na po ng 5,070 kilometers ng linya. So napakarami na po nun. Pero bagamat marami na po yung napalitan, siguro po mga 90% pa lamang po yung ating napapalitan. No? So ito ay bahagi po ng regular na programa ng Manila Water, yun pong replacement and rehabilitation of the lines. Pero makasiguro po kayo na yung mga primary lines po natin at saka yung mga secondary lines natin, to a large extent, yan po ay napalitan na. Kasi yun yung nakita natin noong 1997 na yan ang dahilan kung bakit maraming mga illegal na koneksyon noon, bakit uso yung mga water contamination dahil luma na yung mga linya. Pero ngayon ay napalitan na siya. So nakakatiyak na tayo na minsan sa umaga pagbuwas mo ng gripo eh, mukhang galing sa sewerage yung tubig. Okay, may amoy, di ba? Yung pala may katabing tubo ng... Nabukas. Nabukas. May leak. So, magkaroon na yung
seepage siguro. Seepage, oh. At paglabas ng tubig sa gripo, maamoy na. Alam niyo, madali po malaman kapag may problema kayo doon sa linya ninyo. Una pong gawin natin, isarado lang po natin yung lahat ng balbula sa loob ng bahay. Wala po dapat gagamit ng tubig. Tapos po, tingnan natin yung metro. Yung metro po, meron tayong vein wheel na tinatawag doon, yung nasa gitna. Kulay itim po siya. Or minsan po, kulay pula. Pag iyon po, kahit na walang gumagamit sa loob ng bahay at umiikot pa, at dalawa lang po ibig sabihin nun. It's either number one, may tagas po sa loob ng bahay, na karaniwan po, ito ay yung mga toilet fixtures natin na sira. O yung mga flush na dire-diretso na hindi po natin nare-repair. Or meron pong illegal connection na nakakabit dun sa linya. Kapitbahay. Maaaring yung kapit. Common po ito, Camilo. Common ito, lalong-lalo na dun sa mga informal settlements. Okay. Question. Well, questions na, gentlemen and ladies. Brother Eric, pwede bang bigyan nyo kami ng corporate history kung paano nagkaroon ng Manila Water? Kasi ang iba, ang alam nila nawasa, no? May history yan pa paano ang Manila Water came into being. History? Ba't nagkaroon tayo ng Manila Water? History kasi parang interview. Corporate, provide. Una, wala na pong nawasa, no? Siyempre, yung brand ng nawasa, pag tubig, nawasa ka agad. Pero wala na pong nawasa. Pagkatapos po ng nawasa, nagkaroon po tayo ng tinatawag na MWSS, no? Metropolitan Water Works and Sewerage System. Noon pong 1995, kung matatandaan nyo po, panahon pa po ito ni Presidente Fidel Ramos. 1995, meron po tayong water crisis noon. From 1995 up to 1999, meron pong El Nino noon. Yun po yung pinakamalubhang El Nino na nangyari sa Pilipinas. Dahil po doon, inihain po sa Kongreso yung tinatawag natin na Republic Act 1841. Yan po yung Water Crisis Act. Yung Water Crisis Act po, yun po ang nagbigay daan para maisa-pribado yung MWSS. So, naisa-pribado po yung MWSS, pero hindi po ibig sabihin ng naisa-pribado ay ibinenta ng gobyerno. Hindi po ibinenta. Ang ginagawa lang po ay isinapribado nila yung operation, distribution, at yung rehabilitation ng water system, with water and wastewater system. So, nagkaroon po yan ng tinatawag na terms of reference binid. Binid po noong 1995-1996. Hinati po yung service area ng MWSS sa dalawa. Isang western part at isang eastern part. Yung eastern part po, yun po yung pinamamahalaan ng Manila Water. Yan po ay yung Ayala franchise. Yan po yung Manila Water. At yung western part naman po, yan po yung nagsimula dun sa mga Lopez. Opo, no? So, ngayon po, hindi na Lopez, no? Kinapangilinan na po, no? Nani. Okay, Manny Pangilinan po. So, siguro po, ipapasa ko lang dito kay Dittie. Mahalaga po na malaman natin, ano po ba yung coverage ng Manila Water, kasi kanina nag-uusap kami ni Judy. Call center yan ng Manila Water, maraming nagtatanong dyan. Saan ba ano nasasakupan ng Manila Water? So, Dittie. Nabanggit ko ni Sir Jeric na hinati yung Metro Manila noon into the west zone and east zone at sineservisyonan po ng Manila Water ay eastern part ng Metro Manila. Kasama po dito ay ang mga lungsod ng Pasig, Marikina, Pateros, Taguig, Mandaluyong, San Juan, at ilang bahagi ng Quezon City, Makati, at meron po tayong dalawang barangay, ay dalawang parte, bahagi ng Maynila, nasakop pa rin ang Manila Water, at kasama rin po dito ang buong lalawigan ng Rizal.
yun po ang sineservisyohan ng ano ng Manila Water at yun nga yung kabilang side yung sa Maynila naman po yung western part. Okay. Yun ho bang inyong prangkisa may term yun kung hanggang kailan? Meron po, no? Nung una po, ang terms of reference po, yung una nating concession agreement, ay 25 years po ang termino noon. 1997 to 2022. Pero matatandaan po natin, panahon na ito ni GMA, noong 2009, nagkaroon po tayo ng tinatawag na US recession. So ang sabi po ni Presidente Makapagal Arroyo noon, paano ba natin mapapanatili na yung taripa ng tubig ay mababa pa, no? O affordable o abot kaya ni Juan de la Cruz, no? So ipinropose po noon na kapalit ng pagtataas ng taripa, so hindi po nagtaas ng taripa, hinabaan pa po yung termino. So from 25 years, dinagdagan pa po ng 15 taon. 15? So, 15, no? So technically po, ang Manila Water ay mag-ooperate po from 1997 hanggang 2037. At pagkatapos po noon, i-clarify ko lang po, ang Manila Water po, kami yung mahawak lang ng operation, distribution, at saka po rehabilitation. Lahat po ng assets ay nananatiling pag-aari ng MWSS. Mm-hmm. You know bang sewerage part din ng inyong function? Opo, bahagi rin po ng servisyo ng Manila Water ang sewerage system po, kung saan meron po kaming programa yung dislodging po sa Manila Water, kung saan every 5 years po ay maaari po magpasipsip ng Poso Negro ang ating mga customers sa east zone portion po ng Manila Water. So maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong barangay o dumirekta po kayo sa Manila Water o tumawag lang po kayo sa Manila Water hotline 1627 para po maservisyoan po kayo ng Manila Water. Pero may schedule po ito, kaya dapat po makipag-ugnayan po kayo sa ating mga barangay. Para, opo, parte din po ito ng programa ng Manila Water sa ating used water management program. Yung sa sewerage, no, idagdag ko lang po. Ang alam po kasi karamihan ng mga customers o ng publiko, tubig lang yung binibigay. Pero meron po yung pangalawang servisyo, which is actually sewerage and sanitation. Yung sewerage po, dalawa yung component niya. Kung meron kayo na hiwalay na linya ng daanan ng gamit na tubig, no? Sewer line po ang tawag natin. Sewer line. Meron po tayong mga lugar na may sewer line. Example po, yung mga dating mga project areas, no? Project 2, Project 3, Project 4, Project 6, Kamuning area, scout areas, sewer area po yan. Kung kayo nakatira sa Kainta, lalo-lalo na sa Karangalan Village, may sewer line area sila. Sewer line, so. Kung sa Taguig naman po, yung lugar po ng Jeco Silang, mga pamayanan, ano po, at meron na rin po yan. So, may hiwalay na linya na dire-diretso sa planta, yung gamit na tubig. Pero kung wala po kayong sewer line, yung binabanggit po ni Leigh, ang ginagawa po natin, lahat naman po tayo ay may Poso Negro. So meron po tayong programa na tuwing ikalimang taon, yun pong Poso Negro ay ating sinisipsip. At yun po ay dinadala sa isang planta para po i-treat. So hindi po ito yung katulad ng mga nababalitaan natin na pupunin lang yung laman malabanan ng Negro. Malabanan. Matatapos po ay itatapon na lamang po saan. So bawal po sa atin yun dahil mahigpit po ang pamantayan ng Department of Environment and Natural Resources hinggil po sa pollution control. Bilyonaryo na na yun. Ha? Bilyonaryo na pala. Bilyonaryo na. Jovi, sige, go ahead. Good morning po sa inyo. Actually, meron akong na-correct, no, na kanina nabanggit po nga, yung walang kaalaman ng mga ibang residente na hindi sila aware kung ang nagsusupply ba sa kanila ay Manila Water o other company. So, meron po talagang tendency na magkadikit po yung bahay, pero yung kalahate
nasa Manila Water na pala, sir. Tapos yung kalahati nasa isang kumpanya, di ba? Ang point lang natin dito, siguro maganda, i-aware din natin yung mga tao na before they complain, kasi yung nag-complain is nag-complain, pero naghihintay sila ng sagot na hindi nila ini-expect na yung kinocomplain na nila at yung nagpo-provide sa kanila ay magkaiba. So ito po yung isang problema po na siguro po maganda po i-mileage nyo rin po yon. At the same time, ang question ko lang po, na bahala po ako dito po sa panit sa lugar ng Laloma kung saan natagpuan po ang 100 patay na matatagal na na nagigitat at putol-putol na yung mga kalansay doon sa isang funeral home na hindi na pala existing pero nag-ooperate pa. Ang punto lang dito, yung mga katas po ba nung noon, if in case na itong funeral home na ito ay merong sirang tubo ng tubig, di ba? May tendency po ba na yung mga katas na galing doon sa mga patay o whatever na mga maruruming bagay ay bumalik po doon sa tubig na yon? Meron po bang tendency ganon? Doon po ba lang, sir? Sa inyo ha tayo, eh. Ang ganda po nung pinag-uusapan natin. O, di ba November? Yeah. Well, unang-una po yung Laloma ay hindi po sakop ng Manila Water. Tapos kung tama yung binabanggit mo, Juby, no, sana magkaroon talaga ng information dissemination na talagang yan din kasi yung aming vision, eh, na talagang lahat ng customer alam nila kung saan sila, sino ang service provider. Ang nagagawa lang po namin ngayon ay una po, pareho po kaming may hotline, ano, 1627 sa Manila Water. Pag tumawag po sa amin ang taga Maynila, kahit nasa social media rin, Facebook or Twitter, at hindi po namin sakop, we make sure na talagang sinasabi namin na sa Maynila po yan. At ang tawagan nila, yung hotline ng Maynila. Sasabihin ko na rin po, kahit wala po yung Maynila dito, 1626. So, yun po yung ginagawa namin. Para po, eventually, yung kung may mga susunod sila ng mga concerns pa, tama na po na ang lalapitan nila ay Maynila. Doon naman sa umunta tayo doon sa mga katas na yan, no. Una-una yung possibility na talaga siya ay tawag natin doon mag-seep doon sa ground, no, sa groundwater. Pwede 'yon. Kasi una, walang iniwan 'yan sa umulan ka, pag umulan, yung tubig ng ulan mo bumababa sa ilalim. So, posible 'yan. Ang problema lang dito, kapag halimbawa, dun sa lugar na yon, meron kumukuha ng tubig from a deep well. Meron naman. O poso, hindi man deep well, lalo na on shallow well, I'm saying there is a possibility na it might get contaminated. Kasi nagsisip yan, eh. Walang iniwan yan sa kapag umulan, makikita mo yung mga balon, eh medyo parang lumalabo. Because nagsisip yung dun sa groundwater. Pero dun sa tubo naman, sa tubo, normally po, kung tinatawag natin na primary lines or secondary lines, ito po yung malalaking linya. At least 0.3 of a meter. Kung medyo isang metro, ganyan kalaki yung mga diameter nung pipe. Ang pressure po niyan ay sobra-sobra. Mahigit po 32 pounds per square inch ang pressure, hindi po yan papasukin. Kasi sa sobrang lakas ng pressure, yung contamination, itutulak siya. Pwede pong mangyari yung contamination kapag ang pressure dun sa lugar ay intermittent, yung mahina lang ang pressure. Tapos, merong sira ang linya mo, may crack, pwede po napasukin siya. Yung sa akin naman po, nagtataka ko dati po binabayaran naming water is 150 lang. Pagkatapos, ngayon lang, recently, naging 600. Napakalaki ng difference. So, tatlong beses ka na siguro naliligo, eh. Ano po? Hindi po, ang concern ko po dito, may possibility po ba na meron kaming sira underground na mga tubo? Yes. Kasi po, nakaiba po nangyari. Patay na yung metro, pero umiikot pa rin. Yun po yung binabanggit ko kanina. Wala na pong gumagamit sa loob, pero umiikot pa yung metro. So, highly symptomatic po yan na merong tagas yung linya sa loob ng bahay.
kadalasan po, yung mga tagas na yon hindi pa yung nagsusurface. Hindi mo nakikita sa lupa, no? Minsan yan, nasa ilalim talaga, hindi yun umaangat. Underground link yung tawag natin. Posible yun. Pero ang unang-unang mong tingnan dyan, Juby, ay yung toilet flush. Baka po ito ay dire-diretso. So, Hindi nagsasara. Hindi nagsasara. Makikita nyo naman yung dire-diretso dun sa toilet bowl natin. Kadalasan po, pag meron kayong sira na ganun, ang bill ninyo ay nagta-times 3 times 4 in a month. Kaya kung 150 ka, times sir. 4 yun, 600, baka po yun ang dahil. Okay. Sir. Yeah. Thank you po. Sir, may mga dalawang sunod tayong dinadalaw ng bagyo. So yung sinasabi nyo, ang gut dam natin, nasa normal level. Okay? Sakali dumating itong bagyong lawing, kasi ito yung pinakamalakas na bagyo ngayon na may hangin, ulan, na hit na nga ang gut dam, yung level ng tubig. Sabi nyo, 200 ba yun? 189. Lumagpas tayo ron. At may bumubang tubig na marumi galing sa kabuntukan, kumalo sa dam. Gano'ng kahanda ang Manila Water dyan para lumabas na malinis ang tubig inumin ng mga tao? Maganda po yung tanong na yan. Una-una, ano lang po natin, for information lang, ang spilling level po ng anggat, or bago po yun, no, para sa kaalaman po ng lahat, ang source po ng tubig ng 15 milyong residente ng Metro Manila ay anggat. Hindi po lamesa. So, kinaklaro ko po yun. Marami po sa ating mga kasamahan, akala nila ang source daw ng tubig ay lamesa dam. Na kapag bumabagyo, ang binabantayan po lamesa dam. Sir, 15 million? Kasi maganda sa TV o kaya sa video yung umaapaw yung lamesa dam. Pero hindi po lamesa dam ang source natin, kundi anggat. Ang tubig po ng anggat ay bababa papuntang Ipo Dam. At ang from Ipo Dam, ito po ay bababa papuntang Lamesa Dam. So, anggat po ang pinagkukunan. As we speak po ngayon, ang level po ng anggat dam ay 199.71. As of 8 o'clock po yan, ang ating pong spilling level ay 212. So, medyo malayo pa, no? Mahigit 10 metro pa yung kailangan nating punuin sa dam bago siya umapaw. So malayo pa po yan. Although ang pag-asa po ngayon, minomonitor ang lahat ng mga dams, no? Lalo-lalo na po yung mga San Roque, Binga, yan po. No? Kasi yan po ay puno na. Pero yung anggat dam, kasi hindi naman po ito talaga yung path ng bagyo, hindi po yan kaagad-agad mapupuno. Pero, Jim, ini-expect natin na pag dumaan yung lawin, kasi same path din po. So magdadala din po yan ng tubig. Ini-expect po natin na tataas din yung level nung dam, nung anggat dam. Ang ginagawa po natin dito, may precautionary measures na. Ang Manila Water po, kasama ang Maynilad, nakikipag-ugnayan po palagi sa National Water Resources Board, pati sa MWSS, na hindi mo na kailangang hintayin na umabot pa ng 212 yung laman ng dam. Kasi po, pag umaabot siya ng 212, nage-jeopardize yung structural integrity ng dam. Masama rin po yung laging punong-puno yung dam. So, ang ginagawa po dyan, may protocol na hindi mo na itataas yung level ng anggat. Tapos ang gagawin po natin, yung dalawang konsesyonaryo, hindi na siya kukuha ng tubig from anggat. Ang gagawin po niya, ang Maynilad kukuha ng tubig from Ipo Dam, ang Manila Water kukuha ng tubig from Lamesa Dam. Mm-hmm. Kasi ito po, yung Lamesa Dam ay storage dam po siya. Ngayon po, yung sa binanggit mo, Jim, na there's a strong possibility na kapag po bumagyo, at bumaba ang tubig galing sa bundok papunta sa dam. Dala-dala po nito yung mga lupa, kulay brown, parang ganang putik. Yun po yung tinatawag natin na na-scar yung topsoil. Kaya po, pumupunta siya dun sa dam. At tumataas lakay yung tinatawag nating level ng turbidity. So yung labo ng tubig, medyo mas mataas. Kaya po, kung matatandaan ninyo, kamakailan lamang,
yung mga customers po ng Maynila ay nag-suffer doon. Nagkaroon po nung ilang araw na walang tubig din yung mga customers ng Maynila dahil mataas daw po yung turbidity. Hindi makaya ng planta nila. Ang swerte naman po sa Manila Water kasi, yung tubig po from Ipo, papuntang Lamesa, kami po ay nasa Balarapan treatment plant namin. UP sa loob. Nasa loob po ng... Kayo nag-ooperate nun? Kayo? Kami po ang nag-ooperate nun sa Balara. So, meron pa pong enough time yung tubig na mag-travel papuntang Balara. So, nagkakaroon pa po ng part na nagsisettle yung tubig. Ayun. So, by the time po na dumating sa amin, malinis medyo, na. Hindi naman po ganun kalinis, no? Pero ibig sabihin natin, kaya na pong i-handle nung planta natin. Kaya, nung time na yon yung mga customers ng Manila Water ay hindi po nag-suffer ng problema dun sa kalidad ng tubig. At yan po yung lagi po namin sinasabi na lagi po namin pinaghahandaan yung mga ganitong klase lakay, no? May El Nino man o La Nina, bagyo o wala, kinakailangan po na yung water quality natin hindi pwedeng i-compromise. So, parang ganito, hindi ka na, nung araw pagka umulan, sa ulan, nung araw pag nagbukas ka ng gripo, malabo yung... Labo agad. Labo agad, yung lumalabas na tuloy sa gripo. So yun sa'yo na kahit ganyan katila ang sitwasyon, pagdating ng pagganis sa inyo at pagdating sa mga bahay, malinis na yung tubig na lumalabas. Okay. Sir Jeric, nasasala na to sa UP, water treatment yung tubig. Ang mas tama po na tawag natin ay Balara, no? Balara treatment plant. No? Ilang stages yun? Meron po tayong may coagulation po tayo, meron tayong flocculation, may sedimentation, meron pa pong chlorination, chemical, etc. So, kumpleto po yun, no? Kumpleto po yung cycle na yun ng filtration natin. Yun. Okay. Tapos yung may inom na yun. Meron lang itong tanong, tutorial. Yes, pwede nyo ba kasuhan itong mga refilling stations na yan? Mga nagtitindi ng mga filter na yan? Kasi, para makumbinsi ang tao na bumili. Sinisiraan ang kayo, o kayo sa kabila. At yung pinapakita sa tao, na tinitreat down nila, ay yung tubig galing sa gripo. So sabihin, nakita nyo kung gano'ng karami ang tubig na yan, tap water yan. So, naingan yung tao na bumili ng filter, okay, bumili ng bottled water kung sa mga refilling stations, gano'n ang nangyayari. Tama po yun. Diba? Yun po yung binabanggit namin kanina ni Dittie at sa kanila na ang atin po talagang kumbaga responsibilidad ay hanggang metro lang. Yung loob ng bahay, yan po ay yung sa customer na. Doon sa binabanggit mo na kayo dun sa refilling station, dito sa atin, demokrasya yan eh. Kung gusto mo magtayo ng negosyo, pwede. At yun naman po kasi madali talaga na makakuha po o magtayo ng kumuha ng permit for a refilling station. Siguro po ang kinakailangan punisiya dyan, yung regular po na pagte-test ng yung mga sanitation offices po ng local governments. Kasi po kung titingnan natin, dapat po talaga pag bumibili ka sa isang refilling station, hiwalay yung parang laboratory ko. Hiwalay din yung administrative, yung tumatanggap ng pera. Dapat po yung mga nasa laboratory, kumpleto yan ng mga hairnet, nakagwantes, etc. Kung titingnan po natin ngayon, pag nagbayad ka, yung pinagbayaran mo, siya rin din yung naglilinis ng bote, siya rin po yung nag-filtration. So, kung ipoprofessionalize po natin at yung talagang dapat na sistema, dapat hiwala yon. So, ang suggestion namin dyan is maybe stringent na inspection policies from the local government. Another question. Tanoy ko rin bawa. Bago pa tayo. Kapatid, saan ba galing itong tubig na ininom natin? Nawasa rin yan. Purified water. Paano? Ha? Filtered. Ang hotel, meron sariling filtration system o bumibili din kayo ng bottled water? Bumibili po. Makina mo. Kasi dito sa loob ng hotel, hindi pwede inumin yung tubig sa gripo, gano'n ba? Makina mo, ganyan niya. So, baka kasi yung... May konsepto. Mindset. Dali sa refilling station siguro ito, no? Ng mga bote-bote. Filter.
filtered. Meron binibilhan. Iba pa yun. Separate. Meron kayong filtration system dito? Sarili. Sarili? Okay. Pero yung sa gripo, hindi pwede inumin. Hindi namin po ina-advise. Hindi na-advise. Oo. Brother, pwede makasingit, isa lang, ano? Nabanggit nyo po yung tungkol sa sanitation, ano? At nabanggit nyo rin po na nanggagaling directly sa La Mesa Dam, no? Ang La Mesa Dam, napakalapit sa ating tambakan sa Quezon City. Ang pagitan niya na isang kalsada lamang. Wala ba kayong balak na ipetisyon yan, alisin doon? Yung seepage. Oh, galing sa, kwan, ha? Yung tambakan. Kalsada lang. Oh. Wala bang bala kayo na for purposes of sanitation eh ipetition yan, ilipat na sa malayo yan? Hindi po, una hindi po namin na saklaw yun, ano po, pero tama po yun. May concern dahil, tayo, di ba? Dahil concern po. Mm. Ang ginagawa po natin, binanggit po ito ni Leigh kanina. Mm. Ang atin pong monitoring ng water quality ay hindi lamang po from the distribution, no? Even from the source. So, ang La Mesa Dam po, even ang gut, no, tinitingnan po natin yung raw water quality. Yung raw water quality. So far naman po, no, so far, yun naman pong raw water quality coming from ang gut all the way to the La Mesa, maayos naman po. Pero tama po kayo, no? Kaya po, ngayon po, nakikipagtulungan po tayo dun sa DNR na because ang La Mesa Dam po ay declared as a protected area, no? Protected na watershed yan, dapat po wala po talaga na kinakailangan na itayo ng mga establishmento or dumpsite lalo na po dyan para po masiguro natin na hindi makokontaminate yung ating yung water quality doon sa mga dams po natin. Tama po kayo? Okay. Si Rabel Monte yata ang nagano niyan eh. Prof, bago ka. At ano na pa si... German, sir. Si Kuya Germs. At ngayon po, at kilala din po ako ni Don Fernando sa bagay alam. Mayroon ito mga sa akin ni Krato. Bilang po pagpugod sa panawagan natin ng mga ilang nakarang pangulo ng bansa, tulungan natin sila. At ako, may kunting nalaman sa ekonomiya. Pwede po ba akong magtanong kung pwede nyo iparating sa salukayang may-ari ng tubig na yan na kung pwede ibalik muna, hindi na nationalized, okay, kukunin na walang bayad ang tubig na yan para sa kaligtasan po ng bansa natin. Kasi po, pagkatapos po ng problema ng droga nito, sana matapos na at maulanisan na yan, ang economic crisis po ngayon ang magiging problema ng Pangulo. So, may tanong. Mga BDM magtatasan. Ngayon, kahit na nationalize lamang, kasi po napaka-importante niyan tulad ng kuryente para maibsan ang sobrang kahirapan ng mga mamamayan. Ibigay ng libre tubig. At mawawala po nationalize siguro ang krimen. Kasi po hindi mawawala ang krimen habang ang masa ay nagugutom at walang pera ang pambili ng pagkain at pangbayad sa mga lumayan. Total, isa na po sila sa super mayaman sa 50 according to Forbes magazine. Siguro naman pwedeng pag-usapan na ang presidente, ang pang-gobyerno na ang magpatakbo niya kahit ang bayaran ng installment sa ikaliligtas ng bayan. Okay. Tapos na. Kasi po, hindi naman po tubing kailangan niyan ang kuryente at saka ng fuel at ang mga tao mabubuhay na walang telecom muna, walang telepono. Kasi po, ang pagkain po ang kabubuhay natin. Okay. Okay. Response. Ako po, mahal kong demokrasya. Okay. Sinimulan na ng agriculture yan. Ginawa ng libre ang patubig, ha? Yes, sir. Prof, sige. Prof, and then si Alberto Roland Horta. Punta muna ako sa basic, no? Babalik naman nangyari kayo. Jeric, magkano ba ang singil patubig? Ano na, susunugin. Yung ngayon po, no? Ang basic charge po natin, no? Kasi pag tinignan nyo po yung bill natin, ng tubig, may mga components yan.
Meron pa ba yung basic charge, meron pong foreign currency differential adjustment at kung ano-ano pa. Basic charge po ng tubig ngayon ay nasa 25, 26 pesos po. No? Pero kung itatranslate po natin yan on a per cubic meter basis, kung ikaw ay kumukonsumo ng 10 cubic meters, ang binabayaran mo po ay 80 pesos per month. So, ibig sabihin nun... Lala, 10 cubic? 10 cubic meters. 80 pesos per month po yun. Meaning, average. 8 pesos per cubic meter ka. Okay. Pero kapag yung karaniwan po sa atin, ang konsumo natin karaniwang kabahayan, no? 30 cubic meters po yan. 30 cubic meters. Ang binabayaran mo po ay 599 pesos or 600 pesos na. So, ibig sabihin po, bawat cubic meter mo ay 20 pesos. For an ordinary household. So, 20 pesos po. Okay. So, that is where the root of my question. Last month, dahil nag-iisa na ako sa buhay at nag-iisa sa bahay, loveless. Ang consumo ko, nung nakaraan is 10 cubic. And the charges was 133 something. 133 po for regular. Tama po 133. Mm. Ngayon, yung sumunod, itong current na bill ko, 8 cubic. 8. Pero 133 pa rin po. Centavos lang ang difference doon sa last billing, 133. 133 na naman yun, centavos lang. Eh, ano nangyari? Meron difference na 2 cubic. Ganito po yun. Doon po sa minana natin na tarifa, yung tariff structure ng MWSS, kasi yung tariff structure po natin ngayon, kung ano po yung ginagawa ng MWSS, yun din po yung sinusundan natin. Ang first 10, kayo po kasi hindi kayo yung mayaman po kayong problem, kaya regular customer kayo. Dalawa po kasi yung 10 cubic meters. Yun pong isa na 80 pesos, yan po yung for the urban poor. Yun pong kumukonsumo, katulad po ng mga middle income group na kumukonsumo ng 10 cubic meters, 133.61 po yata, to be exact. Ang tarifa po natin ganito, from 0 to 10, ibig sabihin, kahit hindi ka kumukonsumo, 0, ke 1, ke 2, ke 3, hanggang 10, 80. 133 po yung binabayaran natin. Sa middle class. Tapos po, kapag sumobra ka ng 10, kada increase na 1 cubic meter, may dagdag na po yun. Pero yung first 10 po natin, yan po yung tinatawag natin ng minimum fare. Minimum po yan. So, maliwanag na. Gusto ko lang i-correct. No? Na sabi ni Jeric Mayaman, sa totoo lang, since 1986, I am jobless. Ang masakit, loveless pa. Masakit po yata. Sige, Roland. Lakas pa na boses po. Idadagdag ko pa pala, Lakay, na... pag po, senior citizens for example, yung senior citizen po, at yan po ay nakapangalan. Sa kinakailangan po kasi para maka-avail kayo ng discount. Yung metro. Kailangan po yung metro ay nakapangalan, o yung bill ay sa inyo nakapangalan. Eh, ang mahal po kasi sumigil, alibawa, yung dating concessionaire, papalipat po sa, masyado expenses nyo eh. Kung gusto niyo po na magpalipat ng pangalan, change of name po, no? Meron din po tayong policies dyan. Nagpe-place lang po tayo ng guarantee deposit. Ang tawag po natin doon, guarantee deposit equivalent to 2 to 3 months na consumption. That would be about how much? Tama po kayo kung nasa 133 po kayo times 3, eh, magbabayad po kayo ng almost 400 pesos para po mapalitan yung from the dating tenant or tapos kayo na po. Even with the power sector, even with the Meralco. At saka malupit kayo eh. Ang Meralco, pag marunong ko nito, ang connection ko ng Meralco is 40. Kayo 200. 227 po. In fact, na iba na po ito. Dati po 550 po ito. Kakalapitin mo lang na ganun eh, 200 pesos. Ganito po sir, no? Yun pong pagpuputol ay last recourse yan. Kung tutusin, ayaw po talaga nating mamutol. Kaya po talaga na tinaas yan for the purpose po of really educating the customers na dapat po magbayad po ng religiously ng tubig. Bakit po? Ang Meralco po, napakamahal ng bill natin ng Meralco. And yet, every month, sigurado na bayad ka.
Eh, yung tubig po, kakaunti lang, a fraction of what we pay for the power. And yet, sumasablay pa. So yun po yung dahilan nun, kaya po, itinas. That's the logic. Kaya po, sir, kung poor, mas mababa, 80 pesos kayo, rich kayo, kaya lang loveless. Magkano yung discount sa senior? Meron pong 20%. 20 rin. Mapalitan mo na. Mapalitan mo na. Mr. Rolando Gonzalo. Mr. Rolando. Hindi ako, tutulang ko doon sa sinabi ng kapatid. Buha ko na ng trabaho si Jeric tsaka si Leah. But anyway. Baka naman may kumuha pa sa amin. Hindi kayo, magagaling kayo eh. Kaya lang talagang malapit kayo. Huwag naman. Number one, hindi ba talaga kaya garantiyahan ng inyong sistema na yung talagang tubig na magagaling sa inyo eh pwede nang inamin? Napakamahal ng mineral water. Bawat pamilya o bawat pamilya sa isang tahanan, kumukusumo kami ng aros 200 to 500 pesos per day. And we're talking of 1.1 million population, 101 million population, na ganyang kalaki ang perang pumapasok sa inyo. So, paano natin lalabanan ngayon ito? Samantalang nagbabayad naman kami, tapos hindi namin mainom yung tubig, napipilita kami bumili ng mineral oil o filtered water. Ang kasyampo talaga yung laban na ito, eh, nagbabayad kami. Kaya siguro yung sinasuggest ng kapatid ko rito, eh, ibalik sa national, eh, para bang wala pa akong tiwala sa gobyerno na talaga makapapangalagaan lalo. Eh, kayo, nandiyan na kayo, magaling na kayo, binabayaran na ba kayo ng todo? Bakit hindi nyo kaya gumarantya na pwede namin inumin yung tubig? Sagutin ko muna yung Rolly, no? Kaya namin garantsahan hanggang metro. Sigurado yun, 120%. Kaya lang, hindi kami ang naglatag sa loob ng bahay. Sir, I agree about doon sa system, eh. Kung 19 kopo-kopo pa yung bahay, natural, talagang. Tama po yun. Pero ang puntos natin ngayon, boss, lahat, ang karamihan, nagbago na, nagpalit na nga ng tubo. Dahil nga doon sa awareness program na ginagawa ninyo, na nandiyan na yung mga bakteriya, nagagawa namin yan, eh. Ako, kung talaga kinakailangan maglagay ako ng isang tubo para lang direkta gali sa inyo, sigurado yun lang makainom namin ng maayos. Eh. Sisiguraduhin ko po yun. Maglagay ka na ng gripo, no? Wala po kaming problema doon sa quality ng supply na binibigay ng Manila Water. Kung yung loob po ng bahay, maayos talaga ang linya, kaya-kaya nyo pong uminom ng water straight from the tap. Pwede ba tideklara ninyo huwag nang bumili ng mineral water? Hindi po kami po pwede mag-declare ng ganon because we also believe dun sa choice. Ano po. Kasi meron yung iba po talaga, ang gusto mineral water, kahit naman po pwedeng inumin. Ano po. Pero babalikan ko lang, Rolly, yung ano, Karoli, yung sinasabi mo. Kung maayos po yung sistema sa loob ng bahay, in fact, pwedeng-pwede po talagang inumin. Pwede yun talaga. Hindi kailangan ng home filtration system. Hindi na. Yeah, pero ito hindi lang kasi ito nagugulgan ng pamilya. Kasi nga, talagang necessity, talagang kailangan na kailangan eh. Basta tingnan mo na lamang, ano safety nung mineral water na binyay mula sa Maynila, inakit ng Baguio, dinala ng Pangasinan para lang mabili. Kumpara mo sa tubig na nanggagali sa bawat tubo na nanggagali sa inyo. Tama po yun. In fact, we also caution na hindi po lahat ng, kaya babalik ako dun sa sanitation ng mga refilling stations eh. Hindi po lahat ng binibili na bottled water ay DFAD approved. Marami po ay hindi DFAD approved. In fact, I'm sure nakapanood na po tayo ng mga dokumentaryo na even yung mga binibenta po from refilling stations nagtetest positive for COVID. Sir, last question na lang ako. Enjoy that lang. Last question na ako. Last na ako. I'm happy to hear na ginagrantsya niyo ito bigyan namin. I-announce ko yan, i-gagantsyaryo ko yan. Okay? At sasabihin ko, ikaw may sabi niyan. Tama po. Okay? Ngayon, ito na lang. Yung bill, halimbawa, boss, eh, 50 pesos kada buwan. Hindi nagpagbayad ng tatlong buwan, 80 pesos lang. Tapos ang reconnection fee nga, napakalaki. Eh baka maputol yung ulo ng kolektor ninyo pagka ganyan ng ganyan. Tama po yun, no? Ang sinasabi po natin dito ay policy, ano po, no? Parang ano lang po yan, eh. Whether ang ninakaw mo ay piso o 10 piso, it's still the same, no? Babalikan ko lang po. Kung yun po na 50 pesos po, compare sa mga ilaw
eh kayang-kaya pong bayaran yung 50 pesos. Bakit po kinakailangan pa na ipagpaliban yung pagbabayad? Yun po yung dahilan lang nun. Yun naman pong 227 pesos na reconnection from ano po. Hindi po ito itinalaga ng Manila Water lang. Lahat po ng ginagawa ng Manila Water, whether na tungkol sa presyo ng tubig, lahat po ng programa, lahat po ito ay dumadaan sa approval po ng Regulatory Office at ng MWSS. Kaya po, yun pong 227 na yun, in fact, 550 nga po yan dati, pinababaan po nila, kaya naging 227 po. But I think the moral po is that kung dumating po yung bill, lalo na pong maliit, huwag na pong patagalin pa. Yung, naalala ko yung tama ka, Karoli, dyan, marami kaming cases na ganyan na sabi nila kasi maliit eh, hindi na namin naasikaso kaagad. Kaya po, ang ginawa po namin ngayon ay nag-offer po tayo ng mas maraming pasalidad kung saan po pwedeng magbayad. Pwede pong magbayad sa kung kayo po ay may internet connection, online, pwede po. Lahat po ng mga bangko ngayon, tumatanggap na. Pag nagpunta ka ng support ng mga mall, pwede pong magbayad din. So, marami pong paraan para po maiwasan yung disconnection. Okay, rejoinder lang, Lakay. In relation to that, rejoinder lang. Hindi question to. I agree with Manila Water and the two concessionaires that the water coming out of the faucet is potable. Otherwise, the government will intervene. Ang difference lang kasi, medyo malabo ng konti. Now, because of that, itong mga pag-aagam-aga, because I would like to discourage people from buying this funeral water. You know, they call it mineral. Actually, this is funeral water. Why? Because it is plain liquid. Ang nag-refer ng tissue ng katawan ng tao are the minerals. The moment na it undergone this reverse process and all that, nawawala ng lahat yan. It becomes a distilled water. Kaya masasakitin ng tao, lalo na yung mga bata. Nadadala ng mga Wilkins, etc. But I would suggest, pwede bang ang Maynila, does it offering as a public corporate social responsibility na magkaroon kayo ng filter na mura naman. Kasi yung filter na galing kay May, parang 4,000 yata. 4,000 yata. Mahal yan. Now, as a public kasi, corporate social responsibility, baka naman pwede ang Maynila at saka Manila Water can provide the public ng simple filter lang. Because I assure you, yung simple filter na kanya ay kahalintula din, crystal clear din, katulad ng mga nabibili. But, nandun pa rin yung minerals. What is important in the water is not the mineral, it's not the kulay, it's not the crystal clear. Kaya, yun lang ang sa akin, baka naman pwedeng ganon, laki naman ang kinikita ng concessionaire eh. Baka mawalan na nabuhay yung mga ano. Actually, Prof, the dream is not to use any filtration at all. It's your responsibility. Because, kumbaga, kapag pinilter mo, it's like saying na hindi pa fit for drinking or consumption. So, the real dream is not to use filtration at all. In fact, po, if you make a cost-benefit analysis, baka po mas mahal pa yung filtration kaysa palitan mo na lang ng isang PVC pipe, yung isang diretso na from the meter at doon ka nakukuha. Baka po mas cost-effective. Eh, simple lang naman kasi yung filter, it's just a stone, bang ano lang. Sige, Prof. Pagkakaroon natin lang sa nagtigil na lang... Nang ano? Filtration. Filtero. My choice yan eh. Kaya binabag ito kayo. May nabibili naman yan eh. Sir Jeric, may nabibili. Hindi nga, supplier. Supplier pare. Ako may nabili akong tubo eh. May filter na eh. Supplier. Gaano po kayo kadalas mag-maintain ng chlorine sa tubig? Iyon po ay araw-araw, no? Kasi meron pong ano yan, meron po tayong Philippine National Standards for Drinking Water na the farthest point ng concession. Kunyari po, ang tubig mo tinitrain sa balara. Pararatingin po namin yan hanggang Taguig. Dapat po doon sa kaduluduluhan ng Taguig, may traces pa po ng residual chlorine. I'm not so sure if it's a 1.2 parts per million, pero ibig sabihin po, pag tines mo yung tubig at may chlorine, ibig sabihin it is safe for drinking. Harmful daw yun eh, chlorine? Hindi po. Ang chlorine po in large doses, of course, cause harm.
Pero po, meron po ang Philippine National Standards for Drinking Water na maximum permissible amount. Yun pong 1.2 parts per million, that is within the normal po. Na pag na-ingest mo sa katawan mo, wala pong effect sa pangsugyo. Lakay. Talagang kailangan po talaga ang tubig sa chlorine, ng tubig ang chlorine para sa ano, sa maintenance ng hindi antibacterial bacteria habang sa storage ng mga bahay natin. So okay po 'yun ang pupunta kami doon. Kaya lang ang purpose kasi ng filtration lalo kung gamit ay activated carbon na galing sa baho ng nyo, eh, hindi ho inaayos talaga yung mineral content. Yung magbibigay ng tamang filtration na hindi gagawin dead water ang aming drinking water. Mineral water. Kaya hindi na lang advisable yung pure mineral water or dead water. Kasi yung pagpapakulo, dead water na rin siya may consider, di ba? So, ito yung advice na sa mga karamihan natin. Gumamit lang kayo ng filtration na activated charcoal na gawa din sa akin yung baho ng nyog na hindi pagagawing dead water ang aming drinking water. Yun po siguro i-clarify lang po natin. With your respect sa nagdenegosyo po ng mga bottled water. Iba-iba po kasi yung klase, no? Meron po purified, may mineral. Yung binabanggit mo, Prof, yan po yung distilled water na undergo ng process ng distillation na talaga after the process, zero ions. Talagang wala po na mineral, no? Kaya ka funeral. Na which the body does not actually need, no? Yung sinasabi ni Mayer, talagang sabi nga namin, Lakay, water in its naturally occurring state, may taglay po na minerals. So yun po, hindi natin tinatanggal. Even yung sa conventional filtration na ginagawa namin ngayon, meron pa rin siyang mineral. Tapos Jeric, yung alkaline, yung alkaline na laging na unang uso, alkaline water. Kasi nakakita po yung magpapaliwanan nila, talaga ayaw po rin ng ano eh, tubig at gripo eh. Oo, ito personal lang sa atin na kaya, marami pong ways of alkalinizing the water eh. Pwede naman na introduction po ng, kunyari, may kasama ko po si Dittie mahilig sa lemon water, for example. It is one way of alkalinizing the water. And yung iba po, baka ang gusto talagang mini-maintain a certain pH level na ganito. Kasi sabi nila, kailangan daw yung katawan ng tao ay alkaline para makarama sa cancer, makasakit. So, yun po yung binabanggit ko na it's a matter of choice. Meron pa nga patugali sa Japan. Bago ka binom, ilagay mo ng pato yung ilalim na. Ikaw muna bago si Pastor. Ano po, concern ko lang yung mga binibentang mineral water sa mga kalsada, yung sa mga public di ba, antimano pag nakapili ka kagad eh. Hindi ligtas yun. May nakapagsabi po na hindi raw po malinis yun. Bakit po inaalaw ng hindi natin alam sino concern doon na hindi benta yun kung sa... Galing Manila Water yun. Medyo nakakatakot kasi may nagsabi yung marumi daw yung tubig. DTI na yun. Hindi marumi yun. Hindi ko po masabi no, kung saan nila binili. Kinukuha. Kung saan po nila kinukuha. Okay. Okay. Solo sa matter of choice. Si Pastor Jess. Teka, pahabol lang. Meron ba kayo? Halimbawa? Hindi, ato na. Patol. Patol. May mga contractor ko yung nagkakabiyan po ko. At ini-inspection din ng mga opisya na galing sa inyo. Yung Manila Water po sa News Blast na lang, mga sa paro-opin na lang pwede. Ang contractor ginawa. Tapos, nasagyan mo ng tubo yung ibang klase, mahina. Eh, dinalagyan ng tubo, mahina. Ngayon, pagkalagay mo ng tubo mahina yan, itinakpan na si Pintado. Umalis na sila, nireport na. Inspection ng tubo, tanggapon yung okay. Sa lakas ng tubig tumagas, sa loob ng isang gabi, 4,800 ang binayad ng mayari. Salamat naman. Kano rin kailangan ko, dalawang po ang tumatawag sa programa kung ganyan. Systems loss yun. Pakindigan yung halaga ho, napaka, sabi ko nga sa kanda, o wala na kayo, pag dumaan uli, balilin ninyo. Kasi ko na eh. Pastor, buhay na natin. Gamit ko lang pinapalaan yung mga... Duterte yung style mo. Yung
yung ginagamit ng nasabot na ninyo, mahinap na si inyong plastic na. Kaya nga, pag nagkat ng tubig, sasabot yun. Hindi sa pinugto, kaya masama rin yung may tubig. Ito ako, laki ng binahay ko sa tubig eh. Hindi na ako nagreklamo, bakit? Tama yung sabi niya eh. Hindi mo sabi mo sa inodoro, pag hindi nagsara, tuloy-tuloy yung mas yung tubig. Gagalaw-galaw yun yun. Marami siya. One week po, laki ng binahay. Laki ng binahay. Ginawa lang yung school, na-check niya. Umalas lang pala yung spring one. Yun ang panawagan ng mga... Hindi lang pala yung binahay sa tubig. Nangyari po yan doon sa dalawang tinapon. Nangyari din yan. Kaya yung pagsabihan nyo, yung mga subcontractor nyo, bigyan nyo ultimatum na huwag gagamit ng local na yung binigay nyo, okay. Eh yung pong nirepair nila. May daladalas po sa, silang gamit sa sasakyan. Eh tinignan ko yung gamit, hindi ka parehas ng linya ng galing sa inyo. So pagka po tinakpan nyo, hindi ng problema. Nagpe-perisyo ang may-ari ng tubig. Ano saan mo pala yun? Pasal sa naman po, no? Dalawang bagay po mo. Number one, I suppose ito po yung sa water service connection. Service connection, yes. Water service connection. Una po, dapat po yan, bago po takpan, hiningan po natin yan ng parabang acceptance dun sa may-ari ng bahay. Dapat po yun, standard po yun, na kapag nag-apply ka ng water service connection at ikaw ay... ikakabit na, no? Itatap na po siya. Dapat po yun, bago takpan, kailangan ipakita po dun sa may-ari, eto na po yung itsura. Standard po yan. Kapag po yun na-violate, maaari pong i-report po sa amin yun. Pangalawa po, just like other mga kontratista po, meron po tayong retention period. Any moment po na bumigay yung ginawa niya, pinapaulit po yan sa kanya. Tapos po, meron pong portion, may 10% retention niya na hindi siya binabayaran. Pangatlo po, the contractor repeatedly, kung ganyan po lagi nangyayari, nabablocklist po siya. Ano yung binayad ng halimbawa yun po? Tama po yun. Ang ginagawa po namin, ako po may case po na I think tatlo na rin po yung lumapit sa akin. Inilalapit po namin siya dun sa contractor and we tell the contractor, you have to shoulder this. So it becomes an internal thing between the contractor, pero namamagitan po kami, lalong-lalo na kung yung customer, wala po siyang history ng gano'n na nagkaroon ng spike yung ano. Dami reklamo, no? Vino? Oo. Mabuti po at nakarating kayo. Nakarating kayo at naipapaliwanag yung side ninyo. Mangyari po, kami ay may bisita dito. Ang pangalan ng grupo ay Warm. No? Siguro alam ninyo yun, no? Mayroon ata kayong existing case ngayon sa kanila. Among the issues na nire-raise ng Warm ay yung overcharging, ha? Environmental. Tawag dito yung systems loss at saka yung source of your financing. Kung saan ang gagaling ang financing. May kaso din kasi sila sa Meralco ng overcharging. To afford you of the opportunity to explain your side. Pwede bang ipaliwanag ninyo kung mga issues of contention ninyo at saka yung Warm para maliwanagan kami? Palagi na lang po ito. So, una ko na po, yung, we recognize po yung mga binabanggit po ng Warm. Issues po, like yung sinasabi nila na, I think, advanced collections, yung binabanggit ni Prof, no, yung environmental charge, yun pong system loss, etc. So, we recognize that. Una po, yung sa systems loss, systems loss, kaiba po sa Meralco, no? Makikita nyo sa bill, wala pong nakalagay doon na system loss kasi hindi naman po natin sinacharge ang customer nung tubig na nasasayang. Yun po ay insentibo para doon sa mga konsesyonaryo na ayusin pa yung servisyo. Kasi kung instead na nasasayang yung tubig, kung yan ay nadadala mo sa mga customer, kikita ka. So it becomes an incentive. Yun po mga issues on overcharging o yung mga advanced collections, meron po kaming tinatawag na rate rebasing period. Lahat po, dun sa rate rebasing period po na yun, lahat po ng ginastos mo nung nakaraan, tinutumos po yan. Pagkatapos po, ito, pinagsasubmit kami ng mga programa ng
WSS, ano pa yung gagawin namin. So, lahat po yan, ini-evaluate at tinutuos po ng MWSS. So, yung MWSS po ang magsasabi kung meron po kaming advance collection or wala. Doon sa rate rebasing, nakokorek po yan. Ngayon po, in fact, for the benefit po ng ating mga customers, matatandaan po ninyo, kami po ay nagkaroon ng arbitration with MWSS. Hingil po dun sa mga usapin like corporate income tax. At nagkaroon po ng desisyon yung appeals panel noon na kinakailangan magbawas kayo. Hindi nyo yan po pwedeng i-pass on sa consumer. Kaya po, ang ginawa po namin, kami po ay sumunod dun sa naging desisyon ng appeals panel. Sabi po, magbawas kami ng 2 pesos and 77 centavos in a period of 5 years. So, 55 pesos kada taon. In fact po, by 2017, January 1, 2017, yung fifth tranche po nung bawas na yon, it magte-take effect. Magte-take effect pa po yun. So, kami po, kung ano man ang nagiging decision po ng MWSS, kami po ay sumusunod. Siguro po, ang magandang tingnan natin dito, bakit po ang naging decision namin sa amin, magbawas. Pero po dun sa kabilang konsesyonaryo, ina-allow nila. So, yun po yung mga issues na yun na sinisettle po yan. Kaya po may arbitration po sa Permanent Court ng Singapore. Pero we cannot talk about it kasi nabigo na po yung kaso. Pero just to mention, Camilo, na kami we recognize yung warm, no? Hindi lang po warm, and even the other bodies na tinitingnan po yung privatization, maganda ba ang nadulot nito, o panik ba ang naidulot nito, tayo ba ay para sa customer ba, talaga bang na-improve ang servisyo. All of this we put together and we consider. So, tama lang po yun. I think they're just doing kung bakit po sila nag-exist. And we make sure na pinakikinga naman po sila. At talaga sinusuri po namin, meron ka talaga, may katwiran ba talaga yung sinasabi nila or what. But for now, ang ginagawa po namin is we just make sure na yung tarifa still affordable, yung servisyo po ay maganda. Napalitan na ba yung chairman ng WSS? Si engineer? Si Engineer Esquivel po. Ah, oh, Esquivel. Wala pa pong wala replacement? Pa pong appointment. Wala pa pong so, replacement. Holdover siya? Nasa holdover po, pero meron po OIC ngayon, yung Senior Deputy Administrator ng MWSS. Siya po yung nakapwesto ngayon at the moment. Wala pa rin pong members of the board na ina-appoint ang MWSS. So hindi na report si Esquivel, hindi na? Sa tumainalex po, parang hindi na po eh. Kasi ang yung Senior Deputy Administrator po ngayon ang lumalabas na OIC. Thank you very much. Okay, kumasyon po tayo sa dali. Pasalamat po na tayo sa... Te, yun na meron? Pasalamat po na tayo sa Black Mamba at saka sa Bravo. Yeah. Ang ating mga regular na sponsor ito sa ating Broadcasters Forum. Lapit lang kayo doon sa... kay Rhea maya-maya pag naubas kayo at huwagigyan kayo ng Black Mamba at saka Bravo para doon sa mga nakakailangan ng hampa. No? So magiging natin si Jeric. Lakay, meron. Gusto ko lang ipasa yung mikropono kay Leah. Kasi gusto ko, imbitahin po nila kayo na mag-undergo ng programa na Pinalambayan. Okay. Ito po yung talagang mas ma-appreciate natin kung saan galing yung tubig at paano siya natitreat. Kami po, kung magjo-join kayo, kami po mismong tatlo ang mag-guide sa inyo dun sa lambayan. Kasi ginawa na namin ito in the past pero medyo matagal na. Saka mo lang, kung many years ago, nagpunta na kami doon sa inyo. Yes, oo. Kasama ba yun sa lakbayan? Kasama yun, no? Kaya rin dito nagpunta doon sa mga source, gano'n? Yun. Ngayon, kung gugustuhin ninyo, hanggang ang gat puntahan natin. Papal yun. Oh, okay. Maghapon ba yun? Maghapon po yun. Pwedeng doon tayo mag-ano.
magliga. Okay yan, Jeric. Nakaibayan po namin kayong lahat para sa aming programa. Tawag namin ang lakbayan. Lakaibayan. Opo, nalaman niyo po yung kung saan ang gagaling ang tubig at paano po ito tinitreat. At makikita niyo rin po yung mga pasilidad ng Manila Water at talagang portable po ang tubig ng Manila Water. I-document natin. Maliligo na sa swimming pool, ha? Yung kanila swimming pool, dinitreat na chlorine, pwede mo lang inumin. At ay joke lang yun. Kasi narinig ko, kasi itong tour, ng mga eskwelahan, ito yung mas malagay, yung lakbayan na ngayon. Gusto ko lang marinig sa inyo kung may posibilidad ba na kayo pasulatan namin sa mga school and universities para lang sa mga lakbayan na yan. Armageddon. Second question, dito, economic Armageddon, plus dito, by different provinces, mega dito, to Timbuktu, Sahara Desert, or whatever. Yung mag-system ninyo na naituturo sa mga NGO na kung saan problemado rin ang water system. Never rin. Para ba nga sisya sa inyo rin ang baksak, eh, yung pangalan na yun, nasa inyo. Doon sa first point mo, Karoli, una, hindi na nila kailangan sumulat. May encourage them kung gusto nila sumulat. Kasi regular program yun. Yun po ay magmula edad 9 years old hanggang 99, pwede po sumama ng lakbayan. Dalawa po yung lakbayan namin. Isa yung talagang traditional lakbayan na talagang dadaling po natin kayo from Angat to Ipo to Lamesa to Balara Treatment Plant hanggang sa UP Sewage Treatment Plant para makita po kung ano ginagamit doon sa nagamit na tubig. Meron din naman po na yung isa, mobile lakbayan na dinadala na po namin sa mga eskwelahan. In fact, marami po sumusulat sa amin, eskwelahan, water districts, katulad nung binabagay mo, Karoli, na gustong makita kung paano yung ginagawa natin dito sa Metro Manila. Ang problema lang talaga, kakaiba yung sa atin kasi tayo meron talagang treatment plant. Ang water districts, basically chlorination lang sila eh. Yun ang disinfection nila. Pero ang naituturo natin dito, yung paglalatag ng tama ng linya para maiwasan yung mga water losses. Pero kasama sila dun sa lakbayan. In fact, sineshare natin yung storya ng Manila Water, hindi lamang sa mga water districts, pero sa ibang mga communities. Yan din ang dahilan kung bakit yung Manila Water po ngayon, maraming subsidiaries. In fact, Karoli, ang Boracay Island, ang nagpapatakbo po ay yung Boracay Water. Yun po ay subsidiary ng Manila Water. So, tayo po yung tinulungan natin kung paano nila i-operate yung system nila. Yung Laguna po, Boracay. Meron po tayong Laguna Water. Yung Laguna Water... Yes, sir, sasama sa lakbayan. Ayala rin yun. Hanggang Boracay, gusto mo? Na hindi yung sasama para mamasyalan lang. Education. Kailangan po talaga maintindihan. Yun po kasi, yun po yung gusto natin. Kaya talagang hinihikayat po natin yung mga kasamahan natin sa hanap buhay. Kasi talagang yung binabanggit ni Juby, kung kami lang po yung mag-i-inform, kulang eh, kailangan natin ng concerted effort, katuwang po yung ibang mga kasamahan sa ng buhay para talaga mai-inform lahat yung mga ginagawa ko. Sayo lang, Jeric, at yung ibang mga kasamahan natin may patinututukan ng ibang mga issues. Eh, yung ibang mga kasamahan natin sa TV na sa Congress, ang timbre sa akin eh, baka raw matuloy yung suntukan ni Chis at saka ni Barbers at saka ni Ace. Si Barbers at saka ni Pichay. Iba naman nasa defense dahil sa tinututukan yung pagyong namin. Eh, ulitin pa naman natin ito. Lalo na kung halimbawa matuloy yung ating yung bilang mga lakbayan. Sa December, pwede yan. Sa December. Balita ba yung sa nila, siguro Ma'am Dittie, na ang Manila Water, hindi lang dito sa Pilipinas nagsiservice. Now, may mga Asian countries na kayo mismo ang tumutulong sa kanila. Bakit hindi mo nga, bakit hindi mo nga Ma'am Dittie? Sa labas po ng Pilipinas, kaloob na rin po ng servisyo Manila Water sa Vietnam. Unang-una yung sa Vietnam. Nagsimula po tayo sa Vietnam doon lang sa pagtulong sa kanila na pag-address nga po ng kanilang systems losses. Sa ngayon po, meron na rin tayong bulk water system doon sa
tinutulungan natin yung LGU doon na ng Saigon Water para po to sa bulk water provision nila. Sir, yan ang galing na Pinoy. Pero kasi Indonesia mo lang. Pinag-aaralan din po yung sa Myanmar. Tanong lang kayo, Sir Jerry, kasi pinag-usapan natin puro problema dito sa Manila Water. Meron ba kayo mga scholarship para sa mga estudyante na binibigay? Social responsibility na tinatanong. Ang corporate social responsibility is largely related to the provision of water and wastewater. Ang Manila Water po kasi highly regulated. So ibig sabihin po noon, even yung pagtulong, so long as may relasyon siya sa provision ng tubig at saka ng sanitation, po pwede po. Pero to your question, Jim, kung nagbibigay kami ng scholarship per se, hindi pa. Ang ginagawa po namin is para bang memorandum of agreement or understanding with schools. Example po, sa UP meron kaming agreement dyan na yung civil engineering students nila pwedeng gamitin yung UP sewage treatment plant as yung venue nila palagi para mas maintindihan sa civil engineering kung ano yung water, wastewater, ganun po. Pero yung scholarship po dito. Okay, sir, nabanggit yung mga estudyante, di ba pwede magbigay ng libre tubig ng Manila Water sa mga estudyante hindi nabibili ng bottled water. At pangalawa po, naglalagay po kami ng wash area, kumbaga hugasan. Kasi bahagi din po kami ng advocacy ng global hand washing para po masiguro na malinis yung ginagamit na tubig ng mga bata, pati na yung mga ilong. Sir, meron na ba mga schools, public schools na, kasi private, may yaman yan, nagbabayad yan eh. Sana, meron po. Marami po. In fact, more than 400 schools na po yung ating nilagyan ng mga drinking fountains all over the East Coast. Libre po yun. Sir, checkin po yan. 400 schools. More than 400. Okay, last two questions siguro. Si Leah ang bahaang na may programa niyan. Sector para Leah. Sir Jeric, dagdagan ko lang na, aside from that po sa mga eskwelahan na nagbibigay po tayo ng tubig dyan, yung mga drinking fountains, may sampling points din po tayo sa school kasi siguro natin na potable at na malinis po ang tubig sa mga, yes, sa mga eskwelahan. Pwede niyo ba kami, sa certain guest nyo, pwede niyo ba kami magigyan ng mga list ng eskwelahan na binigyan nyo ng libreng patubig? Para kasi maganda sa radyo na rin. Iklaro ko lang ha, hindi yung libreng patubig in terms of hindi nagbabayad. Kasi ang nagbabayad naman nun yung eskwelahan Pero yung infrastructure na may drinking fountains, may wash areas, yun po yung binibigay natin ng ano, na walang cost sa eskwelahan. Tsaka yung water testing. Ay, hindi nga ganyan sa bahay namin. Sir, pwede po makahingi ng address po ng general manager para sakali, yung email niya. Jeric, ako po magpapaliwanag pag makating sa Dibos. Magkano na ang collection niyo sa environment? Saan ang mga tubig? From the very beginning. Yung current. Do you have the figure? Billion na yata. Diba siya sabi ni Warps, billion na? Parang sinasabi, I don't have the figures for the person. Sabi niya, around 6 billion. No, that was 2 years ago. Alam ko, that was 38 billion. Last question. Possibly, last question. Itong environmental fee, ano ba ang function nito? Para saan to? Ang environmental fee po, una po, ito rin yung bahagi ng billing scheme ng MWSS ng araw. So ito po, minanahanapin yan. It is supposed to be intended for all environmental programs including watershed management or watershed protection. So yung pag-protect po ng... Tree planting. Hindi lang po tree planting. Ibig sabihin po ito yung mga
kung kinakailangan may portions ka na nire-reprap, minimum civil works lang po, no? Hindi po puro tree planting. For all the dams, no? Agat, Ipo, and La Mesa. Pangalawa po, yung deslodging, no? Yung sabi natin na, kaya po, Lakay, yung pagpapasiksik ng Poso Negro, wala po yung hindi kinakailangan mag-cash out ka eh. Kasi po, yung part of that environmental charge goes to the deslodging. Pati na po yung, like ngayon po, meron po tayong 50 na deslodging tankers. So yung maintenance po ng deslodging tankers natin, actual deslodging, yan po yung coverage noong environment. Actually, dyan meron reklamo kasi dun sa deslodging nyo, pag pumunta kayo sa bahay, tapos tiyempo, walang tao, nasa opisina, pagka nag-request yung may-ari ng bahay ngayon, may bayad na eh. Kapag po, kaya po ang ginagawa po namin, barangay yata. Opo, hindi, Lakay. Bago yung schedule na yun, bago yung schedule nila, talaga po meron pong preliminary na house to house yan. Nagkakataon po siguro kung minsan na baka po natapat na nung nagtanong kung kayo'y magpapadislodge, eh wala po yung may-ari ng bahay. Hindi po siya nakasama dun sa dislodging. Pero ganito po ang pwede natin gawin dyan. Yung mga hindi po na-dislodge na gano'n, pag meron pong lumapit sa inyo, sabihin nyo po sa atin, sa amin po, at yun po, ipapadislodge po natin yun. Walang additional fee. Ang binibigyan po, ang chinacharge po natin ng 3,000, no? Yun po yung kapag special. Ibig sabihin po, hindi ka naka-schedule, pero gusto mo, gawin na ngayon. So, meron po siyang bayad na 3,000. So, that talk, gentlemen and ladies, would like to thank you again, sa inyong presensya ngayong umaga sa ating pong broadcasters forum. Patungkol sa lakbayan, i-schedule natin para may paparap sa inyo beforehand. Nakaabot kayo sa umiray? Siguro, on a weekend. Pwede ba weekend? Pwede natin yung weekend? Sabado? Ganon? Okay. Basta ba kapatid, ang preference nyo weekend? Weekend na. Para wala trabaho. Abot tayo sa umiray? Hindi na po. Hindi po tayo abot ang umiray. Abot tayo sa Boracay. Dahil silang nag-maintain ng tubig doon. Baka hindi po sasama natin. Baka hindi po natin kayanin na maglakad sa sasama natin. Okay, thank you very much. Thank you, Jeric. Thank you, Ma'am Leah, Ma'am Dittie. At sana dito ang pinakuling magdala nyo rin sa amin. Feel free to get in touch with us. Feel free to drop by kung wala kayong mapagkapihan. Yes. Meron tayong libreng unlimited na kape rito. Consider this your home. Just in case meron kayong gustong iparating sa radio, sa TV, sa mga dyaryo. And then pwede kayong dumaan dito sa ating broadcasters forum anytime. Yes. Basta Wednesday. No? Wednesday, 9:30 to 11 o'clock in the morning. Yung mga hindi nakakuha po ng Black Mamba, kasi namigay na ko na ng Black Mamba, dumaan kayo doon. Ano yun? Ha? Namigay ko na yun, di ba? Sa Black Mamba. Ano yun? Yung itim na energy drink, dumaan kayo kay Raya. Okay? Ano daw yun? Ano yun? At, Sandre, meron din palang gift package ang Manila Water sa atin. Salamat sa nila. Kung wala kasi inspector, yung mga... Anak.